Welcome po muli sa ating channel. Please subscribe, ring the bell at pakishare na rin po. Maganda po ang pag-uusapan natin ngayon. Ito ay ang tungkol sa isang gulay na nakakapagpababa ng timbang o weight loss sa mga gustong mamayat at maging malakas. Ito ay ang patani. Ang patani ay isang gulay na kauri ng munggo na mayaman sa bitamina na kailangan ng ating kalusugan. Dahil ito ay mayaman sa fiber, nakatulong pampababa ng timbang. Mayaman din ito sa folate. Ang folate ay mainam para sa ating dugo, yung mga may anemia. Kapag kulang tayo sa dugo, madali tayong mapagod. Ayon sa eksperto, mahina ang ating katawan at muscle, gayon din ang ating pag-iisip. May taglay din itong antioxidant, protection sa cancer. Protection din ito sa fatty liver disease. Kapag nagkaroon tayo ng fatty liver, ang atay natin ay nagkakaroon ng pamamaga or inflammation. At ang naapektuhan ang kanyang function. Madalas ang taong mahilig uminom ng alak o alcohol at may mabibigat na timbang o obese ay nagkakaroon nito. At may controlling appetite din ang gulay na ito. Mababawasan ang gana nating sa pagkain. Hihina ang ating pagkain, kaya bababa ang ating timbang. Kapag tayo ay nagda-diet, ay isama na natin ang patani. Mayroon ding magagandang bitamina ang patani tulad ng, yun nga, fiber, iron para sa dugo, at mga bitaminang kailangan ng katawan. Mayroon din itong kakaibang health benefits ayon sa eksperto. Tumutulong ito sa pagkontrol ng blood sugar. So maganda ito sa mga may diabetes. At protection din ito sa heart attack. Ang heart attack ay tinuturing na tridor na sakit. Nakaupo ka ngayon, mamaya atakihin ka. Yun. Kaya ingatan po natin ang ating puso o kalusugan. Dahil tinatanggal nito ang kolesterol sa ating katawan. Pantulong din ito sa digestive system o panunaw. Kailangan malakas ang ating panunaw para ang pagdumi natin ay maging normal. Maganda rin ito dahil ito'y tinuturing na brain booster. Ito'y pampatalino. Maganda po ito sa ating mga anak na habang bata pa sila ay turuan natin kumain ng gulay upang sila ay maging matalino. Alam niyo ang bata kapag matalino at masipag, maganda ang kanyang magiging kinabukasan. Alternatibo din ito sa red meat dahil may katumbas itong bitamina na katulad ng red meat. Pampalakas din ito sa buto at pampaganda rin ito sa kutis at mayaman sa antioxidant. Masarap ang gulay na ito panghalo sa gulay. Dinding-ding naming mga Ilocano. Masarap din ito sa nilagang baboy, ilahok sa nilagang baboy at nilagang baka. Mainam daw na kumain tayo ng patani 4 na beses sa 1 linggo dahil sa taglay nitong magagandang bitamina. At upang maiwasan natin ang sakit sa puso. Ang balat nito ay pwede rin gawing tsaa. Patuyuin ninyo at ibilad, pakuluan at ihalo ninyo sa
inyong inumin sa umaga, gawin yung tsaa. Dahil napakayaman din ito sa bitamino, mina. Kung tayo may dinaramdam, ay kumain tayong madalas ng gulay at prutas. Dahil ang gulay at prutas ay maraming bitamina na kailangan ng ating katawan. Kahit medyo mahal ang prutas ngayon at gulay, piliin po natin ang bibilhin natin mga produkto. Dahil alam niyo, maraming produkto ngayon, gulay at prutas na puno ng pesticides. Pagkakinain po natin yan, pati tayo malalason. Ibabad po muna ninyo sa tubig ng ilang minuto ang gulay at prutas upang matanggal yung mga chemicals na kahit mabawasan man lang ang chemicals na in-spray nila. Yan lang po ang maisishare ko sa inyo at sana po ay nakatulong ako ng konti sa inyo at alagaan po natin ang ating katawan dahil health is wealth. Napakahirap pong magkasakit. Maraming salamat po at sa muli.